Yo mga boss, kamusta po kayong lahat dyan? Sana po okay lang po kayong lahat dyan mga boss. Ako po okay lang po ako rito. Steady lang, focus sa ginagawa. Ngayon, maraming salamat nga po pala sa mga patuloy na sumusuporta sa mga sinishare kong video mga boss. Sana tuloy-tuloy nyo lang po yung suporta nyo sa akin. Pangako ko po na may mapupulot po kayong tip o aral sa mga sinishare kong video mga boss. Yung po, maraming salamat po. Ang susunod ko nga po palang isishare na video ay kung paano gumawa ng sublimation na tiketa gamit ang sa atin to, alam po eh, makapal na tela to eh. Good for sublimation. Makapal siya sa micro twill mga boss. Para sa akin mas okay itong gamitin kaysa sa micro twill kasi naninipisan ako sa micro twill kaya dali siyang magtastas yung parang ganda mga boss. Yung nakikita nyo sa gilid mga boss yun yung ano, nagninis-nis siya. Kaya gagamitan natin siya ng soldering iron. Yun yung pangkakat natin mga boss para clear yung gilid niya. Didikit siya sa ano. At may iwasan yung pagninis-nis mga boss. At yun mga boss, samahan nyo ako gawin to mga boss. Hanggang matapos mga boss, steady lang kayo. At yun, tara sa Photoshop. Yun mga boss, dito na nga po pala tayo sa Adobe Photoshop. Una sa lahat mga boss, gagawa tayo ng template. Kalimitang size lang naman yan na ginagamit ko rito sa sleeve tag ay sa inches. Yung width niya siguro 1 inch lang pero maglalagay tayo ng allowance 1.1 para gusto kasi sa sleeve yung medyo malaki. Depende na rin naman conforme sa customer kung gaano kalaki niya gusto. At yung height 2 base lang to sa akin mga boss ha. Depende pa rin sa inyo yan kung gano'n yung kagusto kalaki. Yan 2.1 inches yung height. Yan mga boss, una sa lahat. Yan, kukunin lang natin yung gitna nito. Gitna nitong pinaka template natin. Control T nyo lang mga boss at hugot kayo rito. Enter. At pag nawa nyo na yung gitna mga boss, layout na kayo. Ibay muna pala natin yung kulay na gusto. Yung kulay na itong pinaka body nya. Depende sa inyo anong gusto nyo kulay. Ako ang gusto kong kulay is medyo grayish. Grayish siya. Gagawa lang tayo ng medyo grayish. So, gusto ko kasi yun eh para mas nakukumunan na kasi ako saan eh sa black na kulay. Kaya ibay naman natin yung satin. Yan mga boss, medyo grayish na yan. Yan sabay alt delete nyo lang para mapapalitan yung kulay. Yan medyo grayish na yan mga boss. Tapos, yan, pwede na kayo maglagay ng design na gusto nyo. Hanap tayo yung design na gagawin. Dito tayo sa, syempre, sample ko yung clothing line ko, which is the Asibam Streetwear. Mga boss, yung lakihan nyo lang. Para sumakto siya. Maglagay din kayo ng ano, king allowance nung ano nung tatahian dito yung, kasi depende ako kasi tinatahi ko eh, kaya naglalagay ako ng allowance dyan. Ayan mga boss, gitna lang natin, control A sabay click nyo lang ito para gumit na siya. Ayan mga boss, tapos sa baba pwede rin tayo maglagay dito ng parang kalam ko ano yan, parang caption ba pinaka slogan ng ano nyo, clothing line nyo. Ako kasi ginagamit kong slogan is aggressive and effective. Yeah, yeah. Yan mga boss, kita lang natin. Yan. Kita lang natin mga boss yan.
Aggressive. Oops, yung kulay palitan natin. Ayan, lock. Aggressive. X effective control A, palitan natin ng font style. Palitan natin ng font style precise. So, dito eh. So, ayan. Sabay i-italic lang natin konti. Sabay i-volley mo na. Ayan natin. Natin konti. Sundan nyo lang ang mga boss, ha? Pwede na siguro sa pag binaliktad ko. Yun na yan. Baril natin yung kulay ng logo. Itim din natin. Para simple lang, malinis lang tingnan. Yan mga boss, pag okay na yan, pag okay na kayo dyan sa ganyang design, pwede nyo nang i-transfer to sa A4 size. Kasi gagamitin natin sublimation na A4 print, A4 size yung printer, yung L120 na sublimation printer. Yan, A4. Tanong kayo dito sa file na ginawa nyo, highlight nyo lang lahat, sabay drag and drop lang, kunin nyo lang dito, tapos yan, yan na mga boss. Pinapansin ninyo nag-iba yung kulay, gray yan, oh. Yan, tapos yan, ilagay nyo na lahat yung ilan. Drop muna natin to mga boss, para silagyan natin ng ganito. Ginagawa ko, nilalagyan ko ng border na black para dun sa pagkakatan mamaya. Yan mga boss, shift alt lang sabay hold at para mabilis. Pero ganyan lang mga boss, shift alt, shift alt, yan, shift alt, yan, shift alt, yan, sa mapuno nyo mga boss. Para mabilis, mas mabilis, highlights mo yan, sabay hold shift, sabay press, para lahat ma-highlight na rin kung saan magugusto yan. Ay, tsaka nyo na i-shield up alt ulit para mabilis siyang ganyan-ganyan lang mga boss hanggang sa mapuno. Pagpuno na mga boss, yan. Pwede nyo ng print. Group muna natin. Center lang natin. Ayan mga boss, pwede nyo na siyang i-print. Control P. Ayan, sabay hanapin nyo lang sa printer settings. Ayan o, L120 sublimation, print settings.
Ako sa may default settings na ako nyan. Ito yung sabi settings. Automatic yan, mag-A4. Nakasasaw na yun, naka-presets na yun. Yan. Palitan nyo rin itong color handling. Photoshop. ACM. By done, print nyo na. Ito mga boss, tapos na nga po natin siyang i-print. Ito na po yung resulta niya. Nag-cut na rin po ako ng adhesive para ididikit natin dito sa satin na paglalagyan nitong sublimation. Ngayon mga boss, painitin po muna natin yung heat press. Yeah, mga boss, painitin lang po natin yung heat press. Isiset po natin siya sa Opo, kakalimit ang ginagamit. Sinasagad ko po sa 220 mga boss para mabilis po yung init niya. Tsaka isiset ko po yung time sa 40. Ako lang po ito, base lang po sa akin to, 45 seconds para mabilis lang po yung ano niya. Oras niya. Sobrang init naman po mga boss. Yan mga boss, ayan, naantay lang po natin uminit para makabit na po natin. Update ko po kayo mga boss pag nasa sapat na init na po siya. Yan mga boss, kung napapansin nyo po, malapit na po mag 220 at pwede na po natin simulan ang pag heat press mga boss. Yan po mga boss, pwede na po siguro yan. Simulan na po natin yung pag heat press mga boss. Yan mga boss, kung napapansin nyo po ay naka-mirror po yung ating pirinint sa sublimation paper. Gawa po ng kailangan lang naka-mirror lagi kasi pag sublimation process po ay kailangan po lagi siya naka-mirror ang print. Yung ba mga boss, basta pag sublimation process po always lagi nyo po i-mirror yung ano, ipiprint nyo mga boss. Ito mga boss, ilatag na muna po natin. Ipipre-press lang po natin mga boss para ma-flat yung tela. Pre-press nyo lang po kahit mga 5 seconds para mas maganda yung lapat ng tela. Ngayon, after ma-pre-press mga boss, okay na po yan. Pwede nyo na pong ipatong yung pre-print yung papel. Siyempre, takpan na natin ng teflon. Kaya mga boss. Yan mga boss. Yan. Yan, mapapansin nyo mga boss, okay na. Yan, diba? Yan ang purpose kaya naka-mirror. Para pag-transfer nyo sa tela, nakatama na siya. Ngayon naman mga boss, papatungan natin siya neto
yung adhesive niya para pwede siyang i para pwede siyang yung nakadikit lang or gusto nyo tayiin. Pag gusto nyo kasing ipipress lang rin mga 5 seconds to 10 seconds pwede na yan eh. Pwede rin namang tayiin para medyo quality or matibay. Yun, para dual purpose kaya lagyan natin ng adhesive. Ayun talaga ginagawa ko para maganda-ganda. Ah, boss, gumupit na rin ako ng saktong A4 para mabilis. Sakpan lang ulit natin. Kahit i-press nyo lang to ng ano. Ipipress lang natin siya sa 150 na init or kaya pwede na sa 150 sabay 10 seconds to 8 seconds pwede na. Ganun yung diskarte ko eh. Para hindi masyadong maluto yung adhesive. Ano mga boss, antayin lang natin bumaba yung init bago natin i-press. Ito mga boss, kung napapansin nyo ay nakuha na niya yung 160 na init. Pwede na po yan mga boss para sa pag-transfer po o pagdikit natin ng adhesive sa tela po mga boss. Ayun, tara mga boss. Gawin na po natin. Mga boss, press na po natin siya mga boss para turuyan na nga po natin magawa. 10 seconds lang mga boss or 8 pwede na po yun. Pero ako gagawin ko 10 seconds mga boss para kapit na kapit. Yan. Medyo palamigil lang natin siya mga boss. Tayo na natin to mga boss. Ang init. Ah, medyo malamig na siya. Nga pala mga boss, pinatukan ko ng papel para hindi dumikit sa tela or dito sa tawag rito sa rubber mat natin yung adhesive nya para hindi madumihan. Ayan, pansinin nyo mga boss, nakadikit na yan. Yan, sabay ito, yung kabilang side ng adhesive, ipipil nyo na lang yan. Babakbakin nyo na lang yan, oh, yan. Sena, mga boss. Nakadikit na yung adhesive nyo sa likod. Ngayon naman, mga boss, ikakat na po natin siya. Ayan, ikakat po natin siya. Ayan mga boss, kakat natin siya gamit ang soldering iron na may ano siya. May nabibili na ito sa Shopee. Yung marami na siyang bala, may patulis, may pa-cutter. Gagamitan natin ito mga boss para maiwasan yung paghimulmul nito. Paghimulmul sa gilid. Kasi yung iba ginagamit cutter lang talaga eh. Kaya katagalan nagninisnis yung gilid niya. Yan, para nagkakaroon ng himulmul, nauubos. Tayo para mapigilan 'yon gagamitan natin siya ng to soldering iron para auto lock na 'yan pag dinaanan na siya ng init 'yan mag auto ano na 'yan kusa na siyang magsasara. Ayan mga boss, mainit na kaya pwede na siguro to.
May mura na ito sa Shopee. Nakalimutan ko lang yung presyo. Sa Shopee lang rin ako order niyan. Okay na to. Matagal ko na rin nagagamit to. Ano nga boss? Cut lang natin. Yan mga boss, natapos na nga po natin. Ito na yung output mga boss. Yan. Yan. Paso na po yung mga gilid-gilid yan at wala na po siyang pagkahingulmol pag nagkataong dinikit nyo na po sa damit nyo yan. Ayun mga boss, instant piketa na po yan, sublimation, using sublimation process mga boss. Yan, sana po na gustuhan nyo po yung aking sinar na video ngayon mga boss. Please subscribe na lang po, pakisubscribe, like at share na lang po ng video na to mga boss. Yan, maraming salamat po, God bless, ingat hanggang sa susunod po din na video na isi-share ka mga boss. Yan lang po, God bless, salamat.